Okay, sa St. Helena's Chapel. Din sa Invention of the Cross. So, dito naman yung Invention of the Cross. Dito ang kay St. Helena Chapel. Ito. Helena. At dito sa baba, dito natagpuan yung tatlong krus. Yan. So yung mga nung natagpuan to ni St. Helena, so nagpatayo, inatusan na magpatayo ng simbahan dito. Ito yung mga unang painting na natitira. Ito, meron ding ko na Jerusalem Cross ng mga Crusaders. Ang unang tawag dito ay Crusader Cross at ginawa ng simbolo bilang Jerusalem Cross. Ang unang gumamit niya ng mga Crusader. Simbolo ng hari o sa Rome ay Constantine o Eddie. Hindi ka sigurado yung simbolong to. Punto sa hari o sa kuwan, sa monarch, so pwede ito sa Byzantine or ito siya grado sa yung crown na may cross.
So dito nung natagpuan ni St. Helena ang banal na krus, sinuri kung alin sa tatlo ang ginamit para sa banal na Panginoong Jesus. So tatlo yun. So ang ginawa may bishop noon, paano na ang bishop dito sa Jerusalem, may dinala siyang may karamdaman, isang babae, malubhayong karamdaman. At noon, pinahawak yung unang krus, pero walang nangyari sa kondisyon ng may sakit na babae. At ganun rin sa pangalawang krus, nung hinawakan, walang nabago sa kondisyon niya. At nung hinawakan niya yung pangalawang krus, ay biglang gumaling yung babae. Yun ay naisulat sa pamamagitan ng tao na si Eusebius, kasama yun ni St. Helena. Kasi nga nung inutusan ni Constantine, ang kanyang ina na si St. Queen Helena, o St. Helena, ay tinala nila yung mga pangyayari na nakita nila yung banal na krus dito. Kaya yun nakumpirma na sa mahal na Panginoon Jesus yun. Then dito rin nakita yung ako tsaka yung corona ng tinik yung bahagi akong ginamit sa krus. Ngayon, anong klase ng kahoy ang ginamit ng panahon ng Panginoong Jesus? May posibleng ginamit na kahoy doon. So ngayon, nasa labas tayo nitong Jerusalem Wall. Ito yung area kung saan ito yung new Zion, Mount Zion. Dito makikita natin na maraming puno ng olive. Maraming mga olive trees. Yan. Kaya dito ang isang uri ng krus na ginamit sa pagpapakuan ng Panginoong Jesus ay hindi ko masasabing puno ng olive. Kasi ang puno ng olive ay halos parang ganito. Bata pa yan pero parang old na. At saka ang puno ng olives, ang puno ng olive ay kailangan nila para mag-produce ng mga seeds. So kung puputulin lang nila para gawing krus, maraming kukuha na may-ari. Kasi kumbaga kinukuhanan nila ito ng buto. Kaya isa sa masasabi kong candidate sa pagkuha ng krus na ginamit sa mahal na Panginoong Jesus ay itong mga puno ng akasya. Kasi ang puno ng akasya noon pa man dito sa Israel ay buhay na buhay kahit sa kainitan. Mainit pa yun dito. Pero dahil ang puno ng akasya ay kayang mabuhay sa mainit na lugar at ang gamit lang talaga niya ay yung kahoy, ay siya yung best candidate para sa akin. Kasi yung sinasabi ng iba, ng may mababasa kayong article na lumalabas na ang kahoy na ginamit sa mahal na Panginoong Jesus ay dogwood. Pero ang dogwood na tinatawag, sabi ng mga sa agriculture dito sa Israel, hindi nabubuhay sa Israel ang dogwood. Kaya hindi 'yon. Tapos ayun,
ang kuha na lang sa akin, para sa akin siguro, ay ang puno ng akasya. Kasi ang akasya ay ginamit na ni Moises para gamitin sa Ark of the Covenant. Kumbaga at sa pagtayo na ng bahay dalanginan panahon din ng ni Solomon yung cedar na kahoy yung galing sa Lebanon o at ang akasya. So pero mas mahal ang puno ng cedar, kaya hindi para sa akin ang puno ng cedar. Kaya ang pinakakuan dito, ang marami populated na puno ay ang puno ng akasya. So yun lang ang pwedeng gamitin na kahit putulin, araw-araw pumutol yon, maraming puno. Kasi lalo na dyan sa papuntang Red Sea, papunta dyan sa Ilat, maraming puno ng akasya. At ang isa pa, si Jacob ang nagtanim yan. So dito sa Israel, marami na noon na puno ng akasya. So yan ang inutos din ng Diyos kay Moses na bilang gamitin sa Ark of the Covenant nga, yung kahoy na puno ng akasya. Kaya may something sa akasya na kuwan sa Diyos, na mabuti sa Diyos. Kaya yan ang para sa akin. At yung tibay, kasi nung kung ibinaon na ibaon na yun ni Adrian, isang Romano na galit sa mga Hudyo at galit sa Katoliko, ay matibay na kahoy dahil nakuha pa rin buo ni Saint Elena yung kahoy. So nung nahukay yun, andun pa rin yung form ng krus. So kahit saka pag ginamit mo yung puno ng akasya, lalaki ng pako nun nung panahon ng Panginoong Hesus. So kung gagamit ka lang ng mahunang kahoy, bibiak yun. Kaya ang matibay na kahoy ay ang akasya. So yun. Pag olive, puno ng olibo, mahuna lang to. Saka ganito pa, uka-uka, mapapansin nyo. Ang puno ng kasya, medyo mataba, konting tabasin lang. Ganon. So, dun tayo sa Mikwa, may puno na dun ng kasya. Dito kasi, mga olive trees na dito. Isang uri ito ng puno ng akasya. Akasya tree. Nakikita lang natin dito sa paligid ang akasya. Marami dito sa Israel puno ng akasya. Ito, akasya to. Itong isang to. Tsaka ayaw kasunod na. Mga puno ng akasya. Kaya yan ang posibleng ginamit sa na pinagpakuan sa mahal na Panginoong Hesus, ginawang banal na krus. Ito, puno ng akasya. Kasi ito yung malilimit mong makikita dito lang sa palipaligid ng bansang Israel, lalo na sa disyerto. Buhay na buhay ang mga puno ng akasya. Kaya ito yung 100% para sa akin, o best candidate para sa akin na ginamit bilang banal na krus. Kasi bukod sa malimit mo makikita dito sa bansang Israel, matibay ang kahoy na ito, at ang dami niya ay talagang nakakasapat, at saka yung gamit niya ay talagang kahoy. May something sa puno ng akasya na kinalulugodan ng Diyos Ama sa langit. Ito yung mas malaki ito. Itong puno ng akasyang to. Mas malaki yan.
mas matanda ata to. Mas makawan yung kanyang body. So ang kahoy nito, ang purpose ng kahoy nito ay para sa mga paggawa ng gusali, bahay panahon ng Panginoong Jesus. Puno ng akasya. So, ito yan. Makikita ito, marami dito sa bansang Israel, puno ng akasya. Kahit sa mga park.